Araw-araw, umaabot sa 200 ang mga sasakyang tinitikita ng MMDA sa clearing operation sa Metro Manila. Paano ba naman kasi? Marami ang mga may sasakyan pero wala namang mga paradahan. Kaya ang kalsadang ginagawang parkingan kahit pa masigip na ang daanan. Ang iba, parang wala nang alisan dahil naka-car cover pa. Kaya naman hangad ng Senate Bill 201 o Proof of Parking Space Bill na siguruhin munang may mapaparadahan ang sasakyan bago ito mabili. You can buy 10 cars, you can buy 20 cars, as long as you have 10 parking slots and 20 parking slots of your own. Bukod sa maibsan ng trapiko at pagpapalaganap ng responsabling pagmamay-ari ng mga sasakyan, layon din ang panukalang siguruhing may madaraanan ang mga emergency vehicles kung may sunog o sakuna. Sa ilalim ng panukala, kailangan mag-affidavit ang bibili ng bago o second-hand na sasakyan na nagsasabing mayroon siyang garahe o parking space para dito. Inaatasan naman ito ang LTO, MMDA at mga LGU na magsagawa ng mga ocular inspection. Pagkata napatunayan po na nagsinungaling ka, may mga kaukulang penalties po na i-apply. Including po sa side ng LTO, kung nairehistro ito na wala yung certification, may corresponding penalty po sa empleyado ng LTO. Bukod sa multa, maaari rin makansila ang registration ng sasakyan ng 3 taon kung may paglabag. Pabor ang MMDA sa panukalang ito, pero hangad din nila ang kooperasyon ng lokal na pamahalaan. Sana pagtibayin na lang ng mga local governments din itong mga batas na ito na masuportahan so that on their level they could already enforce. Sa datos ng LTO, nasa higit 770,000 ang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila. 117,000 dito mga bagong sasakyan ngayong taon. Si William, aminadong walang garahe dito sa Metro Manila, kaya sa kalsada nakikiparada. Ang problema natin dyan, anong papakita nilang proof, lalo na yung nangungupahan. Hati naman ang opinyon ng mga nakausap namin. Paano yung mga bago? Yung mga lumang may sasakyan, ano gagawin po? Kailangan bumili ng parking? Hindi pa pwede. Dapat na bilang yun, may garahe ka. Dahil yung number one, necessity talaga yun eh. Kailangan talaga. Pinag-aaralan na sa Technical Working Group ang panukala. Saleema Refran, GMA News.